May liability ba ang mga bangko kung hindi i-hold ang financial account na questionable? Kung questionable ang financial account, for example, disputed, kasi sabi ko nga, si Juan, isang magsasaka, biglang may pumasok sa account niya 100 million. So, disputed agad yan. Mm-hmm. So, tumawag sa bangko, sa depositor. O, bakit nga may 100 million dito? Hindi makasagot. Walang justification, walang documentation. Tapos, hindi pa rin hinold ng bangko. Tapos, biglang nawala ang 100 million. Ang bangko will be the one to pay for that. Mm-hmm. Restitution. That's why kailangan talaga i-hold ng banko yan kung disputed ang account, kung hindi naman ma-justified. Paano nakuha yung 100 million? Paano nakuha yung 10 million? Kung hindi ma-justified yan, i-hold talaga ng banko yan. But only for 30 days, i-hold nila yan. But kahit na i-hold nila yan, pwede naman in the meantime, while waiting for the justification ng funds, paano nakakuha si Pedro ng 10 million? So si Pedro, ang gagawin ni Pedro, if I'm the lawyer, may deed of sale, nakabenta ko ng lupa, yung sa lupa doon, binenta ko yung bahay ko, or nakakuha ko ng ginto, o ito yung mga ginto, nakita ko sa, nakabenta ko ng ginto, yan, nahukay ko sa lupa ko, may palang mga pressure doon, nakabenta ko ng painting pala ito ng panahon pa ni Rizal, kaya ko na nakuha, o itong painting na ito, o yan, ma-justify mo. So, yun. Kung hindi mo ma-justify, doon papasok ang bangko. Kasi kung hindi pa rin i-hold ang bangko, kahit questionable ang account, kung mawala ang account, may naghanap kasi nakaw pala yun na pera, dapat ang bangko ang magbayad.